So magandang araw kabole. Sa video na ito, pag-uusapan po natin itong dalawa kong malaki pong trade rumors kabole na nilalabas itong si Snow Badwa. Kasi Snow Badwa po, nagpahinga siya in a way in the past few months wherein nag-rely tayo sa isa pang social media account called PBA On The Go, pero nawala na rin yung account na yun. Ano? And nagbabalik po si Snow Badwa, and actually he brought 3 big trade rumors agad-agad. Now, dalawa doon ang pag-uusapan natin in this one, kabola. And again, of course, we will analyze. Hindi naman natin papaniwala na yun dahil galing po kay Sir Snow. Pero of course, accuracy rate kasi ni Sir Snow Badwa in terms of rumor, medyo mataas. Kaya naman, madali tayong mapapayag o mapaniwala po sa mga rumors niya. So, may hindi pa po nakasubscribe, kabola, baka pinod naman po yung subscription button. So, let's start po with this first one involving the draft po, upcoming draft, which is happening na po, ha? This Sunday. Baka magulat po kayo, Bob. Hindi nyo po na-realize na this Sunday na po itong paparating po na draft. Yes, ganun na po siya kaaga kasi if you think about it, we are already less than a month away po from our new season ng PBA. So ito nga po yung ating trade rumor, kabola. It states that ito nga daw po si Converge Fiber Xers is interested in getting that number one pick, kabola, from Blackwater Elite. So, according to this rumor, actually, nilabas niya po ito as a video, kabola. So, panoorin niyo po yung video po ni Sir Snow Badwa. So, according to this one, sinabi po dito ni Sir Snow Badwa na ito nga daw pong Converge is really interested kasi to get Justin Baltazar with that number 1 pick, kabola. And they are more than willing to give up that number 3 and number 4 pick just to get Justin Baltazar. And that affection for Baltazar is understandable, kabola. Kasi nga po, ito pong si Baltazar is coming from, or ang hometown niya po is Pampanga. And of course, ang owner po nitong Converge is from Pampanga. So, nandun yung affection, kabola, na makuha ang isang Justin Baltazar. And I do agree, kabola, na out of all the prospects po for this draft, ang numero uno talaga din dyan is Justin Baltazar. Bakit po siya yung numero uno? Kasi matangkad. Of course, he's a big guy. 6'7", 6'8". And good athleticism. Hindi ko naman masasabi na very athletic siya. Pero yung athleticism niya, okay. So, hindi siya yung slow-footed po ng klase po ng 6'7", 6'8". And then, of course, very skilled for a big man. So, if you combine all of those, basically, sky's the limit for a Justin Baltazar. Na nakita naman po natin eh, kung paano po siya na-develop dun sa sistema po ni Coach Tab Baldwin. If you remember, na nagpakita siya doon ng iba't iba pang klase ng skills, di ba? Shooting, playmaking. So, makikita natin na pwede rin po yung maging tuluyan po na parte ng game ng isang Justin Baltazar if he can continue to develop it. And, remember kabola na ang Converge. And nasa kanali pa rin po ang pinakamagaling po in terms of developing big man. Daniel Defonso, nasa kanila pa rin po. And with Danny Aider, just imagine him being the mentor to Justin Baltazar. Remember po, si Junmar Fajardo, aminado siya kung ganong kalaki po ang naging tulong ng isang Daniel Defonso sa karir niya. So, if Danny Aider can do that to a Fajardo, he can also do that to Justin Baltazar. So, kumbaga, ito pong Converge, confident sila na they can maximize to the fullest ang isang Justin Baltazar. Although may problema dito sa kagustuhan po nila na makuha itong number 1 pick. Of course, that is the rule na hindi po pwedeng matrade itong number 1 pick. So, bagong-bagong rule po yan, and I think medyo klaro yung rule na kapag sure na yun siya yung number 1 pick, hindi na pwede yun i-trade. And of course, sure na po lang ang number 1 pick is Blackwater Elite. Kasi tapos na po yung season. And if that is the case then, this should not be allowed. Pero, ang potential na loophole nito is after the draft. Yun ang medyo hindi pa klaro eh. Kung after the draft mo namang madraft na yung player, gano'ng kahaba yung time kung saan hindi siya pwedeng i-trade po ng team. Kasi pwede rin naman magkaroon ng arrangement ang Blackwater at saka Converge, diba? Kung mag-internal arrangement, wherein mag-uusap sila, okay, when it is now allowed na i-trade mo yung number 1 pick which gagamitin mo kay Baltazar, edi kukonsumita natin yung trade. So, sinong kukunin ko sa number 3 and number 4? Pwede pong may ganung usapan, and then of course, bibilugin na lang nila yung ulo muna ng madla that these guys are their piece, blah, blah, blah. Until the time has come for them to consummate the trade. Pwede rin pong ganyan. And of course, for this draft, klaro sa mata po ng publiko, sa mga rata ng analyst, that we have 4 guys at the top. That's Baltazar, Bearfield, Ganuelas Rosario, and of course, Jeremiah Gray.
we are confident that number 2 Terfirma will take Barefield. Kasi po, may connection si Barefield kay Alex Cabagnot, which is currently the main point guard of Terfirma. And talent-wise din, pwede mo masabi na Barefield is the better pick than Gray and Roser. Now, let's talk about this one. Is it comparable or justifiable that you give up a Gray and Brandon Ganduelas Roser just to take Justin Baltazar? Overall, of course, again, I think Baltazar is the better prospect. Pero yung i-give up mo yung chance na makuha yung dalawang yon, is it equitable? Para sa akin, hindi eh. Para sa akin, yung combination ng Gray sa Ganuelas Roser still way, way better than just taking one Justin Baltazar. So, for that, if this is the only trade, yung number 1 for number 3 and number 4, I think talo dito yung, talo dito po yung Converge. And I think the fans will also see that in that way. So, kung ang gusto ng Converge din dito is pakita nila na seryoso po sila, this should not be that trade lang. Dapat mag-ask pa sila ng something from Blackwater, kasi kung ito lang talaga, madedecipher yan ng mga fans. Like, but Brandon Ganuelas Roser, 6'7", 6'8 din naman yun eh. And he has a bigger frame that Baltazar. And of course, Gray basically, a level lower lang yung hype compared sa mga Munzon. So, if that is the case, yung combination po ng dalawa yun, makikita yun ng mga tao na better than this Baltazar alone. So, I hope makarealize po ng Converge. Another rumor po is this one. So, ito, pinapakita. Picture po ni Jamie Fox at isang Ray Malonzo. So, in short, this is Jamie Malonzo. And states that sa dalawang or dalawa lang daw pupuntaan, either Pulutan or Tagay. And of course, Tagay, kung ako pong gagamit yan as a clue, I will use that for Barangay Nebra San Miguel. Tagay, diba? For San Miguel Beermen, kasi parang hindi naman Tagay yung term mo kapag uminom ko ng beer, di ba? Tagay ba? Parang hindi eh. Parang gin lang yun eh. And then of course, yung Pulutan, it's speaking about Pulutan, manok. Eh, so that's Magnolia. So it's Magnolia or Hinebra daw ang pwedeng pumuntahan po nitong si Jamie Malonzo. And if we think about it, kung ikaw po management po ng San Miguel Corporation, kaninong team mo pupunta si Jamie Malonzo? I think mas kailangan siya ng Magnolia Hatchets. Kasi of course, sa depth pa lang po ng frontline nila, malayo ng mas, malalim po yung frontline ng Hinebra. Stan Hardinger, Japet Aguilar, those two are arguably better than Ian Sanggalang. So, yun pa lang makita mo na mas malalim yung frontline po na Hinebra. So, dapat mapunta itong si Malonzo dito sa Magnolia. And I think he will be a good fit to Ian Sanggalang kasi si Malonzo may threat siya ng 3-point shot and he's very athletic. So, magandang combination nila. Si Sanggalang, hindi siya masyadong athletic, di ba? He's a post scorer, very skilled, and a play good, very good play finisher. Pero, yun nga. Kailanganin niya ng isang athletic guy who rin this athletic guy can actually help him clear out his mistakes, especially on the defensive end. Ang tanong dyan is, ano makuha po ng North? Para sa akin lang talaga, saan hindi ito matuloy ka po? Please, for the sake of parity ng liga, ayok, this will not happen. Nanlumo lang ako, ano, sa nangyayari pag ito naman yung mayayari. Mayroon ng issue sa Greg Slaughter, then ilalabas pa ito ng Northport. Bugbog na talaga yung image na. Although, of course, wala naman ng numerespeto po sa Northport. Still though, ayop, this save face muna. May issue na kay Greg Slaughter, baka pwedeng wala munang trade na ganito. Kasi malamang lopsided na naman to eh. And mahirap pirasuhan yan eh. Kasi out of all the sophomores now, there's a good chance or argument na si Malonzo ang pinaka-promising. Or basically, he's the most promising young star ngayon sa liga. 6'7", very athletic, very flashy, very skilled. Nakapakita na napakaraming glimpses. Outside shooting, playmaking, cutting to the basket, defensive chops, and etc. Malonzo can be special. He can be a top 5 player in the PBA for a very long time. He can be the MVP in the future ng PBA. So I hope, Northport, please don't do it. Kababal sa palagay mo. Dapat ba itong mangyayari? Comment lang po sa baba.